Magandang gabi, Nestor. Na-establish ba kung ano ang motibo sa pagpatay sa mag-asawa? Yes, June, lumalabas ka na hindi nabayarang utang at posisyon sa negosyo ang lumalabas na motibo ng pamamaslang sa mag-asawang online seller sa Pampanga. Nadakip sa pagkakahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at Pampanga ang 7 suspects sa pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Ler Malulu na pinagbabaril ng riding in tandem criminal sa Mexico, Pampanga nitong October 4. Kabilang sa mga naresto ang dalawang gunmen na nahuli sa Gapan, Nueva Ecija nitong Linggo at ang middleman na nadakip nitong Lunes. Kaninang alas 8 ng umaga, nahuli naman sa Apalit, Pampanga ang sinasabing mastermind sa pamamaslang na si Anthony Limon Kawagasi. Isa ring online seller na kasamahan ng mga biktima sa negosyo. Base sa mga nakalap na impormasyon ng pulisya, hindi nabayarang utang ng mga beauty products at negosyo ang naging motibo sa pamamaslang sa mga biktima. Ayon sa ating anak, yung bisensya hawak, yung 13 million na yun, ay ayaw niyang bayaran, no, yung mastermind. And at the same time, yung kasing mag-asawa, sila yung nasa top ng yung tinatawag nating exclusive distributor ng online products. No? At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala pa rin yung utang. Pesos ang utang ng mastermind sa mag-asawang online seller. Dalawang araw bago mangyari ang pamamaslang, nag-issue pa umano si Kawagasi ng 11 million pesos na cheque bilang pambayad, ngunit tumalbog ito. Kaya't nagpa siya umano ang suspect na pagpatay na ipapatay ang mga biktima at nagbayad pa ng 900,000 pesos sa middleman at mga gunmen. Based yung puto po sa atin natin sa mastermind, ang na-release niya na pera is 900,000. So, nagbigay siya dun sa middleman kay a certain Rolly, binigay niya yung 900,000, and then nagpauna ito si Rolly ng 100,000 pang gastos nila sa surveillance, and then nung matapos, binigay niya yung 400,000. Ang napapunta po, bali lahat dun sa mga gun for hire is 700. Tapos yung si Rolly, yung middleman, nasaan niya yung 200. Na-recover naman ng pulisya ang dalawang baril na ginamit umano sa pamamaslang sa mga biktima, kasamang isang granada, samurai sword, 204,000 na cash na natira sa binayad sa mga suspect at ang mga tumalbog na cheque na nagkakahalaga ng 11 million pesos, pati na rin ang mga jacket na ginamit ng gunmen at ID. Sinampahan na nang reklamong murder, double murder si Kawagasi at anim pang mga suspect. Pero bagamat case closed na ang pamamaslang sa mag-asawa, patuloy umanong mag-iimbestiga ang pulisya dahil sa nakuwang impormasyon na kabilang sa isang malaking grupo ang dalawang gunmen na nakontrata sa pagpatay sa mag-asawang biktima. Rest assured that our investigation will not stop from here. Tuloy-tuloy pa yung ating investigation kasi yung kanila revelation, meron pa silang involvement sa more than 12 killing or murder incidents. And we want to dig deeper. June, sa ngayon nga, ito nga nga sinasabing pagkakautang ay yung 13 million pesos na pagkakautang na naging motibo rin ng pagpatay na hindi nabayaran. Ito yung mga beauty products na kinuha umano dito sa dalawang mag-asawa. Itong mag-asawa na biktima nitong Anthony na mismong mastermind sa pamamaslang sa Mexico, Pampanga. June. Maraming salamat, Nestor Torres.